ang talambuhay ni Balagtas. Si Francisco Balagtas ay isang kilalang Pilipinong makata at may akda. Siya ay kinikilala bilang prinsipe ng manunulang Tagalog at itinuturing na William Shakespeare ng Pilipinas para sa kanyang kontribusyon at impluensya sa panitikang Pilipino. Ang sikat na romantikong pag-iibigan ng 19th na siglo, ang Florante at Laura, ay ang kanyang pinakamainam na likha. Si Francisco Baldassar, na may palayaw na Kikong Balagtas o Kiko, ay isinilang noong 2 ng Abril taong 1788, ang kanyang mga magulang ay sina Juana de la Cruz, na isang ordinaryong may bahay, at Juan Baltazar, na isang panday sa Barrio Panginay, Pigaa, na kilala ngayon bilang Balagtas sa kanyang karangalan sa lalawigan ng Bulacan. Siya ang bunso ng kanyang mga kapatid na sina Felipe, Concha at Nicolasa. Nag-aral si Francisco sa isang parochial school sa Bigaa, kung saan pinag-aralan niya ang mga panalangin at katekismo, at kalaunan ay nagtrabaho bilang houseboy para sa pamilyang Trinidad sa Tondo, Manila, kung saan siya ay pinag-aral ng kanyang tiyahin sa Kolehiyo de San Jose. Noong taong 1812, nagtapos siya sa degree ng Crown Law, Spanish, Latin, Physics, Christian Doctrine, Humanities, at Philosophy. Ang kanyang dalawang dating guro na si Padre Mariano Pilapil at Jose de la Cruz, na isang bantog na Tondo poet, ay nagturo sa kanya kung paano magsulat ng mga tula. Sa paaralan, kinakitaan si Balagtas ng kahusayan sa pagtula. Nagamit niya ang kanyang talento sa pagtula upang kumita ng salapi at makilala. Hinamon ni Jose de la Cruz si Balagtas upang mas mapabuti ang kanyang pagsusulat. Sapagkat makata, siya ay nabighani at napaibig ni Maria Asuncion Rivera nang lumipat siya sa Pandacan. Naging inspirasyon ng makata ang dalaga. Nagsalita siya tungkol sa kanya sa Florante at Laura bilang Celia at Mar. Lubos na umasa si Balagtas na magkakatuloyin sila ng menhing dinag. Subalit kabiligtaran ang nangyari. Sa Pandacan ay may karibal si Balagtas. Isa itong binatang mayaman at makapangyarihan na si Mariano Capule. Pinaratangan nito si Balagtas ng pinagbuhol-buhol na sabi-sabi, paratang dito, sumbong doon. Nang isang araw na magtungo si Balagtas sa bahay ni na Maria Asuncion Rivera upang dumalaw isang gabi, hinuli ng mga awtoridad ang makata na bilanggo si Balagtas sa kasalanan hindi naman niya nalalaman. Habang nasa kulungan ay isinulat ni Balagtas ang kanyang makasaysayang piraso ng Florante at Laura na inspirasyon ang mga elemento ng kanyang kasalukuyang buhay. Ang kanyang tula ay nakasulat sa Tagalog, bagaman sa panahong iyon, ang Espanyol ay ang dominanteng wika sa pagsulat sa Pilipinas. Pinalaya si Balagtas mula sa bilangguan noong taong 1838 at inilathala niya ang Florante at Laura noong panahong iyon. Naging katulong siya sa katarungan ng kapayapaan nang lumipat siya sa Balanga, Bataan noong taong 1840. At pagkatapos ng 16 na taon ay naging major lieutenant at punong tagasali ng hukuman. Sa pamamasyal ni Balagtas sa iba't ibang lugar sa Bataan, nakilala niya si Juana Chambeng, ang dalagang muling nagkulay sa puso ni Balagtas, na humaling ng husto ang makata at niligawan ito sa pamamagitan ng pagsulat ng tula at ng kalaunan ay sila'y nagpakasal noong 22 ng Hulyo taong 1842. Nagkaroon ng 11 supling, ngunit 4 lamang ang nabuhay. Noong taong 1849, inutos ni Gobernador General Narciso Claveria na ang bawat katutubong Pilipino ay magkaroon ng apelyidong Espanyol. Pagkatapos nito, ay naging kilala si Balagtas bilang Francisco Baltazar. Si Balagtas ay nabilanggo sa 2nd pagkakataon noong taong 1856. Nang ipahayag ang reklamo ng kanyang kasambahay na pinutol niya ang buhok nito. Pinagdusahan niya ang pagkakakulong ng mahabang panahon. Matanda na si Balagtas nang lumabas sa piitan. 72 na siya ng palayain noong taong 1860. Tinatnan niya ang naghihirap na pamilya niya.
Pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pagsusulat ng tula. Namatay si Balagtas noong 20 ng Pebrero taong 1862 sa edad na 74. Ang kanyang huling hangarin ay walang sinuman sa kanyang mga anak ang sumunod sa kanyang mga yapak sa takot na sila ay dumaan sa parehong mga paghihirap na kanyang dinanas. Sinabi pa niya na mainam pang maputol ang kanyang mga kamay kaysa ang mga ito ay maging manunulat. Si Balagtas ay lubos na pinahalagahan sa Pilipinas na ang Pilipinong termino para sa debate gamit ang ekstemporanyong taludtod ay ipinangalan sa kanya, ang Balagtasan. Lumisan man siya sa mundong ito, ay iniwan niya namang buhay sa alaala ng mga Pilipino ang maraming mortal na obrang bagamat gumamit ng alegorya upang maitago ang tunay na mensahe ng akda ay sumasalamin pa rin sa mga kalakaran ng totoong buhay. Isa sa mga ito ang Florante at Laura. Sinasabing ang mga pasakit sa buhay na naranasan ni Balagtas ang pumanday sa kanya upang maging isang mahusay na manunulat. Nakatulong rin ang mga himagsik ng damdaming naghari sa puso't isipan niya ng mga panhong iyon. Taglay ng Florante at Laura ang mga himagsik na ito, bagamat naisulat sa panahon kung kailan napakahigpit ng sensura ng mga Espanyol sa mga akdang Pilipino, naging mapangahas ang obrang ito. At dito po nagwawakas ang Kalambuhay ni Balagtas.